So, ayan, my dear friends, abisita na naman tayo sa Motorstar Kidapawan, my dear friends. Right in front of you, the new Explorer 250. This is activated actually. Wala nga lang gasolina and oil, pero papakita ko sa inyo itong bagong motorsiklo nila. And right now, right in front of us, the most aggressive, non-Japanese, non-Italian, non-American, but still a premium looking bike. So this is it. Let's go! So it's raining, man, my dear friends. But tuloy pa rin ang trabaho natin, and we got a chance to take a shoot at this motorcycle right here. Massive shout out to all the staff, especially to Sir Aris and of course Sir Larry for activating this motorbike right here. So ayan, in terms of the design, still panalo. And para sa akin, I love the combination, except for this part right here. It's a little bit old school and outdated, to be quite honest. Pero hindi ko sinasabing pangit yung motorcycle because of these stickers, sinasabi lang natin. And I love this gray combination right here, my dear friends. I love the way it looks sa kanyang pula. And kung titignan nyo rin yung kanyang black, ayan po, very beautifully done din. I also like this paint job banda sa ilalim ng kanyang engine. I love the way it looks also. But on the other hand, naputol yung Repsol na sticker. So I might remove it if I get to buy one. So ayan, simulan naman na rin natin since deactivated it. That's what you are getting with the design. I love the way it looks, to be quite honest, my dear friends. And dito ako proud sa product na to kasi hindi nakakadismaya yung kanyang display when it comes to the price point. And kung lalapitan mo, makukuha natin yung kanyang tachometer. Available din ang kanyang turn signal sa taas. And ayan po, may orasan, may fuel gauge, may odometer. And it revs up to 14,000 RPM. Kumusta naman, my dear friends? Press this one. Tignan natin kung ano makukuha. Trip 1 and odometer. That's it. Wala tayong fuel consumption. So the handlebar, this is what we are getting, my dear friends. Ayan po, ganyan kaganda. And also, I'm always going to be a big fan of this classic grip right here. Yung tipong parang may cafe look siya, kumbaga. The buttons are still nice. Namiss kong tignan tong ganito kasi nga matagal na tayong hindi nakakapag-vlog ng carburetor. This is the choke lever. Ito lang ata yung masasabi kong it doesn't belong. Pero the quality is still good, to be quite honest. Busina. Malakas po ang kanyang busina. When you press this one, DRL po ang lalabas. When you press it all the way, the headlight. And when you press this one, ang lalabas po isa yung kanyang high beam. Let's not forget. Ayan po, naka-USB port siya. It's not a 12-volt socket, it's USB port. Para makapag-charge tayo ng ating phone. Ganito po makukuha natin sa kanyang lighting, LED po na non-projector na po. And this is what I like about the looks of this one. It does look like a Ninja, rather an R1 or a Ducati Panigale na yung tipong angel eyes siya. And napansin nyo po, may additional siya na decals on this part. It says Lamoka or Lanoka. I'm not quite sure, pero sa tingin ko, if I get to own this bike right here, lahat ng decals na may text, ganitong font style ang gagamitin ko. Because it does look like Italian. And this is what it looks like on the side, my dear friends. Ang ganda ng kanyang itsura. And also the turn signals, we cannot deny the beauty of the turn signals. Maganda din ang kanyang itsura. And nasubukan din namin ni Sir Larry ang tail light nito. When you hit the brake, it's very beautifully done. And bago natin makalimutan, ang kanyang pass switch. Ayan po. Massive shoutout kay Sir Aris, number one salesman ng Motorstar Kidapawan. And may susian po tayong makikita dito. And the frame itself, my dear friends, it's beautifully done. Naka-premium po ang styling ng kanyang tail. It does look like a Yamaha or a Ducati on this kind of angle. And one thing I love about the seat, Motorstar Explorer 250, kayo na lang humusga, my dear friends. Premium looking, and it has variation also. On this part as well, kahit na manipis siya, premium looking pa rin, my dear friends, ang kanyang kickstart. Para sa akin, kailangan na kailangan mo yun. But if you are confident about this motorbike right here, you may remove it if you wanted to. Yung tipong kapag medyo tumatagal na yung baterya niya, saka mo ikabit ulit. And another thing, this is the one. And yun yung na-appreciate ko kay Motorstar dati, the exhaust niya.
I love also the styling on the heat guard. Kung titignan nyo po, maganda po siya. Also, di natin makakalimutan itong mga ganitong quality ng peg kasi makukuha mo itong mga ganito sa less than 100,000 Philippine pesos po na price. Babagitin natin ang kanyang presyo. Nagtaas po ba siya or nagbaba? Malalaman nyo yan later on. Ayan po ang kanyang wheels. And ganito po tayo sa harapan ng kanyang wheels. Maganda din po. Also, huwag na kayong magreklamo pagdating sa kanyang rear fender. Maganda naman din po. It's nothing worth mentioning. Just as this one. Ito po, maganda po kasi talaga yung styling ng kanyang turn signals. And yung mud guard niya, maganda din. Swing arm niya, on the other hand, it's simplistic, but it's not that bad for me. Para sa akin, it does make sense. Sa kanyang monoshock, it's golden red. Wala ng preload adjustability. Golden din ang ating fork out front. Naka-upside down fork po siya. Masasabi mong lamang siya sa ibang sport bike or sa ibang motosiklo na yung tipong mahal na nga, pero they are still keeping the non-inverted ones. Shoutout kay Sir Larry. May gusto ka pa shoutout, sir. And he is 5'4" tall. Siya ang seat height reference natin. And the seat height of this motorcycle right here, 795mm. Naka 135kg po siya. So magaan siya for a 250cc. And sasakyan na ni Sir Larry. For a 5'4 rider. For a 5'4 rider, tipito pero abot na abot. And like I said a while ago, 135kg po siya. So abot na abot po. At least 5'2 sa tingin ko aabutin to. And kakayanin niya yung bigat. And also pagdating sa kanyang performance, if we are basing it on the old Explorer 250R, meron siyang 250cc oil-cooled engine and kaya niya pumalo ng 22 horsepower and 20 Nm of torque. Yun kung ibabase mo sa kanyang face-out na adventure bike. Sad proof about this motorcycle right here, although napakagaan niya, they're still keeping the 5-speed manual. Yun po yung disadvantage niya. And another disadvantage niya, naka-carburetor pa rin po siya. Make no mistake, paparating na po dito sa Mindanao ang FI ni Motorstar. Naka 14 liters gas tank capacity po siya. Although ang kanyang takbuhan, kung maayos lang talaga yung driving mo, depende na rin sa weight and sa road condition, kaya niya pumalo ng 35 to 42 km per liter. Like I said a while ago, it depends on your driving. It has a proper design also on the disc brakes. It looks like a ninja disc brake with a red caliper if you're going to ask me. And ang size ng kanyang gulong sa harapan, 110-70-17. And sa likuran naman, 140-70-17. And kung titignan nyo ang kanyang tires, ito po yung makukuha natin. Tubeless na po ito, by the way, my dear friends. And yun nga, some are saying na nagtaas na daw po si Motorstar pagdating sa kanilang Explorer 250. But this particular new 250 Explorer right here, naka 84 po siya. On some other places, naka 88. It has a lowest down payment, 9,000 Philippine pesos po. Ang kanyang 6 months, 14,067. Ang kanyang 12 months, 7,817. And ang kanyang 18 months, 5,733. 24 months, 4,692. 30 months, 4,067. And also ang kanyang 36 months, 3,650. Nabanggit ni Sir Larry, pagdating sa kanyang rebates, if you pay on time or before the due date, syempre, naka 400 rebate siya. So, bawas na bawas talaga yung monthly mo nito. And para sa akin, kung maalaga ka naman sa motorsiklo, and di mo pa afford yung mga sport bike na minsan mataas talaga yung kanilang patong pagdating sa interest, I think you should consider Motorstar right here. Kasi so far, in less than 100,000 Philippine pesos, mahanap mo si Motorstar Explorer and si Rusi Sigma pagdating sa quality ng looks ng kanilang 200 to 250cc na sport bike. Pero kung papapiliin ako, ayun nga, binablog nga natin kung ano yung mga gusto natin, di ba? So I think lamang na lamang si Motorstar Explorer 250 doon. So ayan, massive shoutout sa aking anak, Isaac Christopher. We're going to travel again very very soon. And yun nga, ipon-ipon muna si daddy ngayon kasi nga, kailangan natin ng pera. So ayan, my dear friends, a massive shoutout to Motorstar Kidapawan for letting me vlog and for activating this motorcycle right here. Let me know in the comment section below what you think about this beautiful motorbike right here. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you in the next one. So ayan po, and yun nga, iponero muna si daddy ngayon. And yun nga, ipon-ipon muna. And yun nga. Yun nga, some are, and yun nga, some are, and yun.
And yun nga, some are saying, and yun nga, some are... Grabe, ang lakas! Still keeping the 249cc oil-cooled engine.